Kayo po ba ay naniniwala sa buenas o swerte? Abay, marami po sa ating mga kababayan ang nakiisa sa selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo sa Maynila na umaasang maaambunan din ng swerte. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Sa hirap ng buhay ngayon, karamihan sa ating mga kababayan ay nagbabakasakali sa buenas. Kaya naman ngayong Chinese New Year, dagsa ang mga pamilyang Pilipino sa Chinatown sa Binondo, Maynila para daw maambunan ng swerteng dala ng nakagawi ang tradisyon. Para makapamasyal, makapanood ng mga lion dance and dragon dance. Para swerte hindi na pamilya, pagtaas magsimba. Ano ba ito? Taon-taon yung ginagawa? Opo. Bakit? Para swerte ko. Mayroon ding ilang naniniwalang kapag bumili ng Lucky Charms kasabay ng pagsalubong ng Chinese New Year ay mas breadwinasin sa lahat ng aspeto ng buhay. Perity sa lahat, sa money, sa career, lahat sa trabaho, sa good health. Ang iba naman ay nakikisaya lang dahil matagal ding hindi nakalabas at nakadalo sa okasyon dahil nga sa 2 taong pandemya. Kasi na-miss yung last year ng pandemic eh. Ayon naman kay Feng Shui expert Johnson Chua, makahahatak din ng swerte ang mga display o figurine na kuneho para sa Year of the Rabbit. Pag meron tayong rabbit image sa bahay, automatically we're attracting the good energy ng 2023. Tampok sa pagdiriwang ang street performers na nagtatambol habang bumubuga ng apoy. Siyempre, hindi mawawala ang lion at dragon dance na pinaniniwala ang may dalang swerte sa negosyo. Ayon sa Manila Police District o MPD, tinatayang nasa 15,000 ang crowd estimate sa idinaos na kapistahan sa Binondo. Nagpakalat din naman sila ng mahigit 3,000 punis para masiguro ang kaayusan ng pagdiriwang. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.